Hi guys! And welcome to my not-so-empty house tour. And very excited ako kasi ito na ang mga nire-request ninyong lahat. Nagbubukod ako. Masaya lang ako ngayon guys kasi sobrang tagal ko na rin talaga itong gusto. At ang dami na rin sa inyo talaga nagre-request na gawin ko to. So, ito na ang pasilip sa aming new home. Bago namin tinirhan ng Team Happy sama ang aking mga kids. So, ito, syempre pagpasok natin ng sala. Ito agad makikita ninyo napaka-aliwalas na living area. Malawak siya guys. And ayun yung gusto ko kasi may mga bata. And soon to be tatlo na yung bata. So, kailangan talaga ng a lot of space para sa mga chikiting na maglalaro kapag nandito sila sa area ng aming family area. And then, magpasok ninyo, nakadungaw agad sa inyo ang aking mga play button na aking pinaghirapan. Ang mga achievement. Pero yung ibang awards, hindi pa nababalik sa akin. Like yung mga awards ni Happy, yung mga achievement niya, wala, hindi ko pa nakukuha. Pero, i-display din natin yan soon. So, ayun, ang peg ko dito is more on kahoy-kahoy and beige, mga nude color talaga. So, ayun, makikita niyo pati yung mga blinds namin, maaliwala sa mga kulay kasi gusto nga masarap sa mata. Ito yung mga gusto kong peg talaga sa bahay. And then, moving on naman, pasensya na kasi medyo makalat dahil naglilipatan pa rin talaga kami up until now. And, madami pa kami mga minor renovate. So, may mga ine-excel na pa kami dito. Tulad na lang ng mga pailaw. Ayan. Pag-move nyo dito, makikita nyo dito ang aming dining area. Pasensya nyo na lang ng parcel ko kasi very excited ang lola mo. Ang tagal ko na nag-check out ang mga gamit ko dito sa bahay. So, ganun talaga ako ka-excited. And I'm super happy na ako kasi maliwalas, may pasyandilyo na ganyan. Yung ilaw, and then dito may pabintana. So, pag gusto mo ng sunlight sa umaga, pwede igaganyan mo lang. Diba? Gusto mo ng hangin, pwede mong buksan yan. And secure, kasi may mga bakal-bakal dyan. So, wala talaga makakapasok dito sa bahay. Napakadami kong area dito na sobrang, talaga, sobrang kinikilig ako. Tulad na lang na ng dining area. Kasi, ayan, imagine mo na lang, diba? Ako, si asawa, yung mga kids, si Happy, si Yabby. Siyempre, yung mga angels natin nag-aalaga sa mga bata. And salo-salo kami dito, dito family. Ganon, na-excite talaga ako. And so, nilook forward ka talaga yung mga ganong moments na magkakasama kami buo. Na makakasanayan ni Happy na kada na lang kakain kami, magkakasalo-salo kami sa pagkain ng buo kaming pamilya. At araw-araw niyang may experience yun. Hanggang sa lumaki na siya, gusto niya nang umalis. Kung ano man gusto niya kasi po niya. And gusto ko talaga i-cherish yung mga ganung maliliit na moments kasi hindi mo siya may ibabalik. So ito talaga yung feeling ko, isa sa mag-bring together sa family namin. So ayun, just imagine, eating kami dito. Ganun. So ayun, dami ko pa talaga. Pasensya na guys, sobrang talaga. Sobrang gulong. Ang dami pang gamit. Ang dami pang mga construction. And ito mga kakakabit lang nito, mga pinagbibili ko lang dito. Kung nakita niyo lang guys, itsura na ito dati. Livable siya, pero like, wala siyang accent. So itong mga to, mga pinagbibili ko na lang ito para ilagay dyan. Mga pa-aestheticness. Yung mga kulay-kulay na ganyan pa. Ilaw. So ayun, moving on naman mula sa ating dining area. Sa likod, may kita natin ang aking kitchen. And isa lang yung kitchen ko guys. Hindi siya yung tulad ng ibang kitchen na may dirty kitchen, screen kitchen. Ito na siya. Kasi since small family lang naman kami, kailangan lang natin, ito lang, simple lang yung hindi masyado kailangan na ating gamit. Pero functional. So ayun, may kita ninyo yung mga pailaw-ilaw yung lagi, and hindi pa nalilinis. Pero ay malawak din yung space. Pwede maglagay ng stove dito, tapos may mga pa exhaust fan, etc. Tapos, ito yung favorite ko, guys. Pagkaluto dito, agad ako dito, kids, ready food! Oh, may pa-mini bar ka dito. Diba? And, ayun, andito na sila, mga merit, Santo Niño. Regalo sa akin ng merit ko. Inuna ko na talaga sila kilipat dito para may guide yung bahay. Pero ayun, may mini bar, pwede maglagay ng coffee machine, para pag mag-breakfast ka, pwede ka din dito, breakfast table, ganyan. Basta yun, ang dami. Tapos, ditong area na to, pwede ka maglagay ng console table. Basta ayun, ang daming arte. Ang daming egg. So,
house tour na to kasi nga, ang dami ko lang ang mga pinagpapakabit. Especially ito, napaka-importante nito guys. Shoutout nga pala sa Miracle Water kasi sila yung nagkabit nito sa amin. And napaka-importante sa amin ang water source talaga. Hindi na hassle, bumili lagi ng mineral water, pagpa-deliver. Alam mo yung kahit maiwanan ko yung mga kids at yung mga angels ko na nandito, hindi sila tatawag sa amin. Ma'am, wala akong delivery ng tubig, wala kaming mainom, wala na ganun problem sa Miracle Water. Kaya kung gusto nyo rin guys na magpadali ang buhay ninyo at wala kayong problema sa tubig, ayan. Contactin nyo lang yung Miracle Water na yun kasi meron silang mga ganitong machine na nag-filter na ng tubig ninyo. So nakatipid na kayo, sulit pa sa time kasi hindi time consuming na order pa kayo, mag-order pa kayo, hindi kayo lang pala-iwan ng pambayad. At isa ito, renta na agad sa tubo ng tubig ninyo. So ayun. Thank you so much, Miracle Water! Moving on from kitchen natin, meron tayong hallway dito. Na medyo madilim tignan, pero meron tayong switch. Ayan. Pagdating nyo dito, medyo ma-echo na, di ba? Kasi, ang ganun natin dito, pababa. So, samahan nyo ko bumaba. So, ayan, pagbaba nyo dito, meron tayong basement sa underground. At makikita nyo dito, first room dito sa ating building. Ayan, medyo malawak din ang kwarto na guys. And dito, magsistay yung mga angels ko. Meron silang sariling kwarto, meron silang privacy. So kapag gusto nila magpahinga, gusto nila ng tahimik, gusto nila ng kausap yung pamilya nila, pwede sila magstay dito sa quarter nila. And kung nga na nagpapatulog ng baby sa kwarto, tapos madami sila masyado dun, may sarili silang privacy dito. At yung mga gamit nila, nakasecure. Ayan. Moving on naman, galing dito sa maid's quarter, medyo mas ma-echo na. I-expect nila talagang mas ma-echo to dahil ito na yung main basement natin. Diba napakalawak? Ang laki! Nag-echo talaga siya guys kasi sobrang laki na. So ito, basically, magiging man cave ni Harbour. At syempre, dressing room ko na din. Kasi gusto ko yung mga gamit natin nakaayos. So ito talaga yung dream ko noon pa. Wala ka kami masyadong space. So ngayon na may sarili na kaming space, matutupad na yung mga gusto kong gawin sa bahay, mga gusto kong gawin sa gamit ko. So ayun, napakalawa kasi ano ka pwede gawin? Pwede din kayo yung computer niya, may couch, pwede may TV, para ka na-mix sa pang bahay dito sa ilalim ng ano, sa underground. May sarili na yung mundo. So pag gusto namin ng time together na wala yung mga kids, hindi sila nai-istorbo, tapos gusto namin yung me time na makapag, alam mo yun, unload ng nasa utak natin. Ayan, pwede na din lahat ng mga namin kinakasampay, hanggang doon, pag na nasa mall, and then pwede kang magkagay ng kung ano-ano pa, ano gusto mo, isang endless possibilities dito na napakalaki. Base naman sa aircon, di ba, napakalaki. So ayun, ito na naman dito sa, ano, sa basement, and isa rin to sa mga pinaka-excite ko talaga na matransform kung ano yung kalalabasan niya kapag nandito na yung mga gamit natin. So yun, active na tayo ulit kasi wala naman na kailangan tayo pumunta dito. Let's go! Going back dito sa taas, so di ba hindi na ma-echo kasi mas malawak talaga sa baba. Imagine niyo yung floor area nitong buong first floor is floor area din niya sa baba. So talaga napakalawak ng space sa ilalim nito na bare. Kasi marami tayong pwedeng gawin talaga doon. Moving on, hindi ko pala naipakita sa inyo, dito sa baba may CR din, pero hindi ko pa napapalinis. So ayan, medyo old pa siya tignan, pero with a little help lang naman ng mga pang scrub natin at mga angels na maglinis, matatransform din natin. So may shower din siya para sa mga guests na gustong maligo. Ayan, meron tayong decent shower. And also, may urinal! May urinal para pag si Dodong lumaki na, maraming na siya magbibigay dito. Tsaka, syempre mas hygienic para sa mga male visitors natin na hindi lahat sa toilet.
may sarili silang ikian dyan. So ayun, very, ano, very, very bongga. Bongga as I see. Pero ito nga, paakit naman tayo sa second floor. May kita nyo dito, very clean. Parang walang ganap, diba? Kasi white lang. Pero, totoo nga, madaming rooms dito. At ipapakita ko sa inyo ngayon ay yung room ni Dodo, which is ito. Very malawak na room para kay Dodo. Para meron siyang bed, tapos lalagyan na lang ng playpen sa paligid kasi hindi na kami magbe-bed frame. Nasa napaglog si Dodo. So, pag nasa napaglog si Dodo, makaka-crawl siya, makakatayo, and makakagapang-gapang siya kung saan kaya niya may gusto. Tapos yung mga snacks niya ng mga divers, ng mga gatas, nasa yung isang place lang talaga at yung mga trolley cart niya para mas madali para sa mga angels niya na kunin yung mga gamit niya. And spacious talaga, endless possibilities again para sa party ni Dodo. So ayun, meron siyang sariling kwarto. Wala naman gugulo. Ayan. So, dami na sabi ang anak ko ng anak ko. Ayan, may kwarto para sa anak ko. Up next naman dito, ay ang playroom. So ayan, medyo magulo pa din. Pero ayan, malawak din to guys. Madami pwedeng paglagyan na sides ng mga laruan ng bata. Siyempre, lalagyan na lang natin ang mga safety covers yung mga saksakan. Pero ayun, again, napakadami mo walls. Paglalagyan ko ng mga charts ni Happy. Para pag gusto niyang matuto ng mga ABCs, tapos numbers, multiplication table, addition, mga ganung bagay. Mas madali para sa kanya kasi may area siya para matuto at makapaglaro-laro. Maging bata, kumbaga. So I'm very happy ako para dito kasi nga, pangarap ko rin doon nung bata ako eh. Alam mo yun? And also, mas pangarap ko siya ngayon na may sarili na akong anak. And gusto ko talaga maibigay lahat sa kanya para, alam mo yun, hindi na siya masabihan ako ngayon ano. Alam mo yun, nandito na siya. Lagi ko na siya makikita. Mababantayan ko na. May time kami sa isa't isa. Pag day off naman at wala naman akong ginagawa, may time ako para makipaglaro sa kanya. Alam mo yun? And very, very spacious. Malamig din kasi naka-aircon. Ayun. So, up next naman. So, dahil dito ang playroom, ang next naman natin is itong kwarto na to, malawang bed. And, alam niyo ba na ang kwarto na to ay kwarto ni Happy? Yes, may sariling kwarto si Happy. Bukod kay Dodo, may mga pagtigay-tigay sa silang kwarto. And meron pa silang playroom. Since wala pa rin na si baby number 3, hintayin na lang natin yung lumabas, tsaka natin problemahin. Pero, madaming space yung mga bata. Alam mo yun, like lahat sila may sarili-sariling area. Mafe-feel nila na talagang okay lang sila ni Mami. Iniintindi sila ni Mami. At talagang pinagdadaanan sila ni Mami ng mga dapat para sa kanila. Alam mo yun? Kaya nagbibigay talaga ako ng mga karapatan nila. Kaya, so dito, nagkalagay tayo ng bed ni Happy. Gusto niyang princess-princess na bed. Na syempre, ito pakukulayan pa natin itong mga cabinets niya. Since guys, alam nyo yan, napakadaming gamit ni Happy. Especially mga outfit niya. Lahat sinasampay ko. Kasi nga, si Happy, princess ni Happy, pagdating sa akin. Gusto niya yung gamit ko siya. Wow, my dress! Thank you, Mommy! Ganoon si Happy. So ayan, malaki yung storage niya para sa mga damit niya. Kasi, pa-princess niya talaga si Happy. Kaya kailangan malang siyang lalay. Ayun, tapos pwede siya mag-making vanity table kasi mahilig din siya mag-brush ng hair niya, makeup-makeupan siya. And meron siyang tagos dito sa CR. So ayan, papalitan ko na lang din yung door kasi nga, luma yung doors. Papalitan pa lang niya. Labas naman tayo dito. Paglabas niya dito, meron din access yung CR. So ayan siya. Medyo ano pa siya, magulo pa talaga sa ngayon dahil wala pa tayong napakalinis masyado, pero ayun. So may shower, may sariling shower yung mga kids.
Mababa lang yung sink para makapag-wash yung mga bata, makakapag-hilamos and toothbrush for them. So, ayun. Basically, pang-bata talaga itong CR na ito, guys. Siyempre, last but not the least, ang main room ng bahay. Ang master's bedroom kung saan matutulog at magpapahinga ang mga parents. So, dito ang kwarto namin ni Harvey. And, siyempre, ako. Nandito ay napakalawang pagdating na space, endless na naman ang pwedeng nilagay. Pwede kong tumambos dito. Kung gusto pa namin gumawa ng baby number 4. So ayun, maraming space. Pwede nandito yung baby na bago, pagkapana ko, pwede na maglagay ng crib para talagang makukulubusan ko mag-alaga. Pag magpapabreastfeed na ulit ako ng baby ko, katabi lang yung bed namin yung crib niya. So ayun, nakikita niyo naman, may CCTV tayo. Kasi, dahil nga sa amin nilang mga anak ko, si Harvey lang din, tapos mga 8 years ko, kailangan talaga ng security. So lahat din ng CCTV na dahil nadala na rin ako sa mga nangyari kay Happy na hindi ko nababantayan, nasa ibang bahay. Tapos alam mo yung pababalitaan ko na lang, masasabunog-sabunog pa ng mga yaya doon. So, at least ito, monitored at hands-on na talaga ako this time sa pagbabantay ng mga bata. Nasa bahay man ako o nasa trabaho o sa labas. So, ayun, very happy ako kasi nga, malawak na bedroom. Alam niyo, like dito, pwede ako paglagay ng vanity ko, makeup na ako dito for my time. Diba? Imagine mo yun. Or maliit na couch, yung sleeping area. Nasa ang dami pang pwede ilagay, guys. Hindi lang kama at TV. Eh, syempre, bukod dun sa mga kwarto-kwarto, meron tayo, no? Pagpasensya nila, guys, may mga gate yung ano namin, pintuan. Ganito po kasi secure ang bahay. Okay? Pamunta na tayo ng Narnia. Syempre. Nagkita niyo yung mga pader, guys. Pwede natin paglagyan ng mga picture frames. Diba? Imagine mo yung pagtaka ko si Happy dito, look, it's mom, that's me, that's daddy. Mga memories, mga milestones together. Paglabas dito, kaya meron tayong veranda. Kaya maliit lang siya. Pero hindi ko napapakita sa inyo kasi syempre for privacy purposes, alam niyo naman. Kaya nga tayo nagpunta sa mga private na subdivision at secured. Dahil hindi ko masasabay kung kailan sila atake. So ayun, share ko lang sa inyo. Ito na yung second floor namin. Paakyat naman dito. May pamini third floor tayo. Parang roof deck kumbaga. Pero, hindi natin masyadong mapupuntahin kasi kailangan mong yumuko. So, ito yung ating roof deck. Third floor or roof deck, kung ano man gusto nyo itawag. Pero ayan, nakikita nyo naman yung view. Ang sarap magpa-araw, di ba? Pwede magpa-araw dito sa umaga, kapag ka medyo sinisipon kayo, or may lagnat, tapos gusto nyo magpapawis, babad lang kayo dito sa umaga. Or kung gusto mong chill, gusto mong mag- drama! Gusto mong umiyak, sumigaw dito ko sa third floor. Pagpa-sunset na, ang ganda ng view. Makikita mo yung mga bahay-bahay sa neighborhood. So yun, very chill. Chill vibes. Nakikita ko yung sarili ko dito kapag alam mo yon yung maglalagay ka ng mga fairy lights. Tapos gabi. Tapos kape-kape ka lang, or kaya inom-inom ka ng konti, chill lang, ganun siya. So, very masaya, guys. Sobrang happy ako na may share to sa inyo ang aming not-so-empty house tour. And alam ko yung iba sa inyo, inaabangan to, yung iba naman, walang takin, mag-subscribe man kayo or mag-unsubscribe. I don't really care dahil nga sa atin sa inyo this year. I will choose myself! And part ng pagpili ko sa sarili ko, is pagpili ng peace of mind ko, which is ang bumukod, bumiwalay, kunin yung mga anak ko,
at mag-start ng buhay on my own. And hindi naman lahat maintindihan yon. And wala naman din akong pakialam kung intindihin nyo ako or hindi. Basta ako, may peace of mind ako, tapos goods na ako dun. Dahil wala naman ako ibang iniisip kundi peace of mind ko lang at yung kabubuti din ng family ko at ng mga anak ko. So ayun, madami na naman tayong memories na gagawin sa bahay na to. And super excited ako. Sobrang sobrang saya ko talaga, guys. Hindi nyo alam kung gaano to ka-meaningful sa akin na makatay yung sarili kong paa, na magawa yung mga bagay na gusto kong gawin, na wala akong maririnig na kung ano-anong sasabihin ng ibang tao, na wala magdidikta sa'yo kung paano ka ba magiging isang nanay, isang asawa, or in general, ikaw kung sino ka as tao ka. Alam mo yun, napaka big deal nun sa akin na nakuha ko na siya ngayon at makakapagsimula ako ng panibagong chapter ng buhay ko. Even if it means na magka-cut ties ako sa ibang tao na malapit sa akin, na mahal ko. Pero this time talaga, I will make sure na napaprotektahan ko tong home ko at syempre yung family na binuo ko. And ayun, wala nang, alam mo yun, wala nang sumbatan, lahat ng gusto kong gawin, magagawa ko na lahat ng gusto kong bilhin sa kusina. Alam mo yun, kung ano lang yung gusto kong ibigay na budget, walang magre-reklamo, kung hanggang saan ko lang kaya, may intindihan ako. Kasi napakadaming factor, guys, and especially sa mga bata. Sasabihin ng madami na, naku, bata pa yan, hindi na nila maaalala yan. Oo, hindi nila maaalala yung mga memories na to. Pero ako, as a nanay, forever kong dadalhin to. Kasi hindi habang buhay, ikaw ang gusto ng anak mo. So, while maliit pa sila, i-cherish niyo yung moments na kaya ninyong spend together. Kahit na madami namang pwedeng tumingin, madami namang pwedeng mag-alaga, naswerte ka kasi may mga gustong mag-alaga sa anak mo. Pero it doesn't mean na nanakawin na yung mga bawat sandali na dapat ako yung nakaka-witness nun. So, sobrang sobrang saya ko talaga, guys, na at least ngayon, mahirapan man ako, kasi hodong mahirapan ako, maubusan ako ng pera, magkasakit man, or kung ano man mangyari sa akin, at the end of the day, magkakasama kami ng anak ko, at walang makakaagaw sa akin man. And, ayun, yun yung mga bagay talaga na kinoconsider ko talaga sa pag-alis ko at sa paglipat ko ng another bahay na kami-kami lang. And ayun, again, sobrang saya ko talaga. Wala akong masabi kundi masaya na ako, guys. Kasi, finally, I'm free. Alam niyo yun? Finally, I'm free from all the expectations, lahat ng mga rules na hindi naman applicable sa lahat ng tao. Dahil iba-iba tayo, iba-iba ng, ano, ng panilaw sa buhay, at wala nang pakialamanan, kanya-kanya ng pamilya to, alam mo yun? Like, ako yung reyna ng kaharian ko eh. Which is itong home na to. So, ayun. Share ko lang, kahit alam kong ayaw niya sa akin, wala rin naman akong pakialam again. So, ayun. Sobrang happy ko lang. And, update ko na lang din kayo, guys. Pag syempre, pag nalaman na to ng mga gamit namin, mag-update tayo ng house tour na full on na may gamit na. Pero sa ngayon, ito muna ang kaya ko i-share sa inyo, ang aking not so empty, empty house tour. Without mga pakilamerang fuki na nga. Bye, guys! And I love you all, kahit yung mga haters ko.